Tawag mo, tap mo lang kasi nung... Nung sauce, okay. First one. From Maisel Garcia. Hey, what's up, guys? Welcome back to my YouTube channel. So, ayan, for today's vlog, it is entitled Q&A Plus Mukbang. So, kahapon, kagabi, nag-post ako sa Facebook account ko, nag-mayday ako na, can you ask me something or ask me something na doon ko kinuha yung iba't ibang questions na aking sasagutan ngayon. And then, meron akong mga pagkain dito. Una, pancit canton. Sunod, isa sa paborito ko, balot. Then, meron din akong siyamay. Hindi ko siya maitagi. Ayan, natapo na. Hindi ko siya maitagi din masyado. The next is kwek-kwek. And syempre, meron tayong panulak na milk tea. Ayan. So, tikman muna natin. Ito ay chili mansik. Alat mo, tapunan kasi nung sauce. Okay. First one. From Maisel Garcia. Hey, mother! So, ang tanong niya is, sino sa ex mo ang pinakaminahal mo? Oh, grabe namang tanong yan to. Hey. Sino sa mga ex ko ang pinakaminahal ko? Actually, minahal ko naman sila lahat talaga. Alam nila yan. Kahit taminip sila. So, isa sa pinakaminahal ko. Ano na naman bungad nito? Ang ganda naman tanong lang. So, ang pinakaminahal ko talaga sa kanila. Pero wait lang. Baka kasi mapanood to ng girlfriend niya or ng fiancé niya. Baka mamaya magalit sa akin or isipin na hindi pa ako nakaget over sa kanya. Pero, para sagutin ko yung tanong ng isa sa mga sumagot nung my day ko kahapon. Sige, papangalanan ko siya. Siya ay si Frank Abangor. Bakit? Sige, sasabihin ko kung bakit isa sa pinakaminahal ko sa mga ex ko. Kasi parang during college days ko, sa kanya umikot yung parang, sa kanya umikot yung mundo ko. Lalo naman ganyan. Kasi pagkapasok ko ng college, siya na nakasama ko. Halos ang daming memories. Tumagal naman kami doon. Noon, halos isang taon at nagigit kami sa isang taon at kalahat. Then, ang daming problema na encounter na nagpasa na manami yun. Kaya nga lang, siguro, we're not listening to each other. Siguro hindi kami yung para sa isa't isa. So, ayun nga, ulitin ko, lahat naman sila minahal ko. Kaya lang, mayroon talagang isa na sobrang minahal ko. And siya ngayon, si Frank. So, kung mapapanood mo ito ngayon, ang fiancé mo, or isa sa mga family mo, or kasi mo, ipapangalin ko ninyo, sinagot ko lang yung tanong niya, ni Maisel Garcia na, sino sa mga ex mo ang pinakaminahal mo? So, ayun, nasagot ko na siya. Pinangalanan ko. Sabi niya kasi meron doon pa mention. Ang halang. Pinalusan agad ako nun sa unang tanong. Sinod. Shopping bird. Next. Christian Alido. Sinong boyfriend mo? Okay. Yung iba, akala talaga may boyfriend ako. Pero ang totoo, wala po ang boyfriend since 2016 pa. 2016 yung last ko na yung boyfriend. And then kung akong napansin nyo or nabalitaan nyo na nagkaroon ako ng boyfriend nito lang, nitong, nakaraang taon, yes po, nag-comeback kami, pero napakabilis lang. Then, akala ko yung comeback na yun ay for good na, kaya lang hindi pa rin kami nag-work talaga. But at least, sinubukan naman namin din ako. Hop. So, ayun, Christian Alido, wala po akong boyfriend. Next natin is Aileen Kalanog. Hi ka ba? Shout out. Aileen Kalanog. So, ang tanong niya, ano ba yan? Ex na naman? Siguro wala naman akong present, wala. Pagbigyan natin. Kaninong ex ka pinaka nasaktan at bakit? Pamention ng name. Ano ba yan? Kaninong ex ka pinaka nasaktan? Pamention ng name. So,
balikan natin yung unang tanong. Sino sa mga ex mo ang pinakamahal? So, yung sagot ko dun, is yun ang sasagot ko dun sa kaninong ex ka pinakanasaktan at bakit? Saan ako pinakanasaktan? Ay, friend ko. Saan ako pinakanasaktan? Kasi nga, siya yung pinakaminahal ko sa lahat. Nasaktan ako, which is, kasi akala ko, in the long run kami. Pero, isa sa mga, meron pala talaga isang darating na problema na hindi namin kayang lagpasan yun. And then, taon din ako nag-move on sa kanya kasi nga, minahal ko siya ng sobra. Ko alam eh, parang nabot ko siya kasi nga, sabi ko sayang, pero wala eh. Hindi lang siguro yung story namin. Anyway, masaya na siya ngayon. Masaya na rin ako. Masaya na rin ako. It's been 4 years, 4 or 5 years. I think 4 years na nawala kami. And okay naman kami. Walang samaan ng loob. Walang galit. We're in good times. Hindi man kami lang. Hindi man kami lang. Kaya natin itong kwek-kwek. Wala namang sus. Naman ko siyang kwek-kwek. Itsog na ako agad. Ang sarap ng sirka. Next natin is Rio Villanueva. Hi Rio! So ang tanong niya is, bakit mo tinahak ang profesyon mo? So ayan, masarap-sarap sagutin to. Bakit mo tinahak ang profesyon mo? So during high school days ko talaga, isa sa mga gusto ko, sabi ko, pag nag-college ako, or isa sa mga pangarap ko is maging teacher. And gusto ko rin maging police. Pero, ayun, nag-end up ako sa pagiging teacher kasi nga, sobrang lapit ko sa mga teachers before, then as well as sa mga bata, then yung mga pinsan ko dito, nakasama ko ay ako yung nagtuturo sa kanila. Ang dami kasing learnings, ang dami rin skills, and then, alam ko sa sarili ko na ma-fit ako doon. Alam ko sa sarili ko na kakayanin ko yun. So ayun, nag-enroll na ako. Pagka-enroll ko, tuloy-tuloy. And then, first year college, may kailangan kang anything na general average, which is nakayanin ko naman siya. And then hanggang sa nag-fourth year college na ako, and then nakagraduate na, akala ko nung sabi ko, yes, graduate na ako. Akala ko sobrang dali. Sabi ko, yes, graduate na ako, makakapagturo na ako. Akala ko ganun na lang yun. Pero hindi. Kasi kailangan mo pang mag-review. Review for your board exam. Kailangan mo pang ipasa yung board exam mo. Then, during review, wala kasi nasayang na oras noon. I-review ako. Review. Kasi nga sabi ko, gusto kong makapasa. Gusto kong makapagturo agad. Kaya lang, hindi ako pinalad. Hindi ako pinalad sa unang take ko. Gumawa ko lahat. As in, gumawa ko lahat. That time, nasa Manila ako. Nagtrabaho muna kasi ako noon. Kasi sabi ko, habang nag-iintay ako ng result, magtatrabaho muna ako para may income din ako pagbalik ko ng province para sa pag-apply ko. Pero wala, hindi ako pinalag. As in, parang gumumu lahat. Lahat ng pangalap ko gumumu lahat kasi hindi ako nakapasa. Ayokong umuwi, ayokong mapakita ko na mama kay na papa. Kasi nahihiya ako sa mga nakakaalam. Nahihiya ako. Sobrang gusto ko sa sarili ko na lagi ko tinatanong yung sarili ko, bakit? Bakit? Anong nangyayari sa akin? Bakit hindi ako pinalag? Bakit hindi ako nakapasa? Sabi ko, ganun ba ako pala na? Hindi ko pa deserve this. Kasi sabi ko, hindi ako pwedeng huminto. Kailangan kong subukan ulit. Kasi kapag hindi ko siya susubukan ulit, wala. Nandito lang ako, di ba? Walang masama sa sumubok. Yes, nagkakamali tayo, nadadata tayo. Pero, once na tumigil ka, once na nag-ibuff ka, andyan, hanggang dyan ka na nga lang. Pero kung susubukan mo, there is a lot of chances of winning. And ganyan nga, sa second take ko, pinalad naman ako. Sa second take ko, nakapasa na ako. And then sabi ko, inisip ko na lang na siguro kaya hindi pa ako naipasa yung una kasi hindi ko pa time. Naniniwala ako na kung oras mo sa ganito, oras mo swerte, oras mo na dito ka makapasa, ibibigay ng Lord sa'yo. Kasi makapaturo agad ako. Kasi diba, na-enhance ko na yung kung anong meron ako, then kahit paano sumasawa din ako, and most especially is nakakatulong na ako sa mga bata na abutin yung kung ano yung gusto nila. Nakakatulong na ako sa mga bata na i-share kung anong meron ako, knowledge, skills, na pwede kong ibahagi sa kanila. And yun, bakit ko siya pinili? Dahil yun yung gusto ng puso ko. Bakit ko siya pinili? Yun yung gusto ng magulang ko, ng mama at papa ko. Pero hindi dahilan na gusto lang nila, kaya ako nagustuhan. Gusto ko yun dahil, una pa lang, mahal ko na talaga ang pagiging isang teacher. And yes, alam ko mahirap, pero once na mahal mo yung trabaho mo, once na mahal mo yung ginagawa mo, walang mahirap. Yan. So, ayan. Kain muna ako, dami ko makasabi. So, balot! Ang sarap ng suka, parang. Harap. Heaven. Balot ako kumain ng balot. Lalagay ko sa plato para hindi ko yung mainin ko yung kabaw.
Okay. Next is Sheena Rabulan. Hi, Sheena! So, ang tanong niya una, sinong boyfriend mo? So, nasagot ko na yan. Tanong siya ni Christian Albido. So, wala po akong boyfriend. Next, sino sa mga ex mo ang minahal mo ng sobra? Mention mo ha. So, ayan. Diba, puro exes ang mga tanong. Puro mga ex. So, ayan, nasagot ko na po. Sino sa mga ex mo ang pinakaminahal mo? Nasagot ko na nga siya. Mention ko na siya. So, ayan. Siya yung pinakaminahal ko. Pero, hindi na ngayon ha. We're in good terms now. Alam kong masaya na siya at masaya na rin ako. Nasagot ko lang mga tanong niyo ha. Tama mo na. Mayroon pa pala siyang tanong. Nakakapawa. Sino first kiss mo? So, sino first kiss ko? Sa totoo lang, hindi ko alam kung sino first kiss ko. Si Mama or si Papa. Kasi, di ba? Pero ang alam ko, si Mama. Si Mama yung first kiss ko. Kasi, during elementary days ko, hindi pwedeng papasok ako ng school at uuwi ako ng school at magbababay sa kanya. Hindi ako nakakakiss sa kanya. Nakasanayan na namin yun. So, yun ang first kiss ko, siyempre si Mama. Magulang ko. Kala mo, ha? Estudyante ko. Grinette Sagrid. Hi, Grinette. So, ang tanong niya, Ma'am, saan ka po ba takot? So, hindi ko alam kung ano yung tanong niya. Takot ko sa bata ko or kung saan ako takot. Pero sige, nasagutin ko siya. Saan ka po ba takot? Real life tayo. So, takot ako. Mawala yung magulang ko na hindi pa ako nakahabawi sa kanila. Yun yung laging tumatakbo sa isipan ko na paano kung ganito, paano kung ganyan. Na hindi ko man lang naibibigay yung buhay na dapat nararanasan nila. Hindi ko man lang nasusuklian yung mga ginawa nila sa akin, sa amin ng kapatid ko. So, doon ako takot. Takot ako na mawala. Or takot ako na sa brink of an eye, mag-boom, mawala sila nang hindi man lang ako nakakapagsukli ng hirap na ginagawa nila. And hanggang ngayon, nakikita ko yung sacrifices at hirap nila. Yes, halang mong kanto ng halang mong ano. Okay. Okay, move on. Nag-message si Laika Patricio. So, hi Laika. Isa rin ko sa anak-anak ko. Ang sabi niya, Nay, kung papipiliin ka between your teaching or vlogging, ano ang pipiliin mo and why did you choose that? So, ayan. Sabi, ang tanong niya is kung papipiliin ako between teaching and vlogging, bakit kailangan natin mamili? Diba, hindi naman sa lahat ng bagay o ng pagkakataon kailangan natin mamili. So, dun sa tanong na yun, wala akong dapat piliin. Why? Kasi teaching, ito yung landas na tinaha ko. Teaching, ito yung pinagkahirapan ko. Nag-aral ako more than how many years para mabot ko itong pinapangarap kong ito para maging isang guro. Vlogging ginusto ko siya. Napamahal ako sa kanya. Pero hindi ibig sabihin na kailangan kong mamili between the two. Kasi pwede naman akong natuturo habang nagbablog, diba? So, hindi naman sa lahat ng oras ng buong buhay mo, buong oras mo is nakatoon sa vlogging. Ganun naman hindi, ganun din naman sa pagtuturo, diba? So, pwede natin siyang pagsabay. Hindi natin kailangan mamili sa dalawa. So, ako, wala akong pipigin sa kanilang dalawa. Kundi, gagawin ko sila parehas na hindi ko mapapabayaan pagtuturo ko, hindi ko mapapabayaan yung mga bata. And at the same time, gagawin ko yung pagbablog na nakakapagbigay ako ng learnings, knowledge, inspiration sa mga nanonood sa akin, sa mga viewers ko. Yun, wala marapin na. Ayaw ko na siya for teaching work, vlogging. Salam daro. Okay. Next is Lovely Rose Olive. So, hi, Lovely. Ang sabi niya, ang message niya sa akin kagabi, sabi nila, follow your heart. Kung saan ka masaya, dun ka. Pero pag pinili mo naman yun, huhusgahan ka. Okay. Follow your heart. Kasi diba, like for example, nasa relationship tayo. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Kung bibitaw ka na or kakapit ka pa.
ang dami mong hininga ng advice, ang dami nag-advise sa'yo na ganito ang gawin mo, ganyan ang gawin mo, pero at the end of the day, sarili mo lang yung masusunod. Bakit? Kasi sarili mo lang yung yung sarili mo naman yung sasaya. Ikaw, sarili mo yung masasaktan. So kahit ang daming advices dyan, still, advices lang sila. And yung puso mo, yung gusto mo, saan ka masaya, saan ka masasaktan, yun yung susundin mo. Umusgahan tayo, like for example ako, nagbigay akong advice sa kanya, ganito kanya, alam ko yung sitwasyon mo, pero you still choose na kumapit. You still choose na panghawakan yung relasyon mo. So ako, parang nasagahan kita na, ay, bakit siya bumalik? Bakit hindi pa siya nag-give up? Bakit ganyan? Hinihingi ng advice pero hindi nga pala susundin. Kumbaga, ang daming mapanghusgang ako, ang daming mapanghusgang sa paligid natin. And we cannot please them. Hindi natin sila mapipilis na dapat ganito yung tingin mo sa akin. Excuse me. Na dapat ganyan. Hindi natin. We cannot please anybody. We cannot please anyone. So, kung patuloy at patuloy natin iisipin yung ibang tao, kung patuloy at patuloy natin silang i-consider, hindi tayo sasaya. Kung maliit na sabi ko sa inyo, hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan, diba? What if, yun na pala si Dawan, what if dun ka pala sasaya? Hindi naman kasi lahat ng pagmamahal, saya lang eh. May lungkot at sakit yan. Hindi pag sinabing nasa relationship tayo, hindi pag sinabing may karelasyon tayo, may jowa tayo, laging saya, hindi, no. Maraming tayong problema na may encounter. And then yun nga, kung tanong mo na, kung sabi nila follow your heart, kung saan ka masaya dun ka, yes, totoo naman yun. Kung saan ka masaya dun ka, kasi ikaw yung sasaya, sarili mo lang. Kaya maraming mapanghusgang tao, kahit ako or kahit ikaw, hindi mo maalis sa sarili mo na minsan nanghusga ka and minsan nanghusgahan ka. Pero wala eh. Dun ka masaya. So, susubukan mo siya. Kasi diba, once na sinubukan mo siya, yes, ang saya-saya mo. And nag-end up ka sa hindi ka naging successful, nasaktan ka. But at least, you try. But at least, you take the risk na kahit hindi naging successful, wala kang pagsisisihan na, ay, sana ginawa ko. Diba? At least naranasan mo. And kasi pag sila at inisip mo, wala. Sa kanila lang iikot yung mundo mo. Well, in fact, sarili mo naman yun eh. Ikaw at ikaw din lang ang makasasagot niyan. So, next, Carol Ann Dimaano. So, co-teacher ko to. Isa rin sa mga bebe ko. Ay, bebe. As a 23-year-old lady, English to. Huling nagtanong to kanina. What is your biggest regret on your past relationship? What is my biggest regret from my past relationship? Siguro ang isa sa mga regret ko sa past relationship ko, sa lahat, halos lahat, is yung minahal ko sila ng sobra. Hindi ko na naisip yung sarili ko. Kasi, alam niyo yun lagi kong tinatanong sa sarili ko. Bakit ang bait-bait ko? Bakit sobra-sobra akong magmahal? Na kaya, at the end, kapag hindi kami, or kung hindi naging successful yung relationship namin, at nag-feed yung relationship namin, ako at ako yung nakasaktan ng sobra. Ako at ako yung lagi naghahabol. Yes, totoo ko yan. Ako at ako yung lagi naghahabol. Na ang dami nagsasabi, kahit minsan naisip ko rin na, deserve ko naman sumala. Deserve ko naman ito, pero bakit laging fail? Bakit ganito yung nangyari sa akin? Pero, only God knows kung bakit nangyari ito. And anyway, hindi pa rin naman ako napapagod ng mahal. Nasasaktan ako paulit-ulit, naluloko ako paulit-ulit, naiiwan ako paulit-ulit. Pero hindi siya rason para tumigil akong magmahal. And hindi siya rason para magalit ako sa mundo. Dami-dami yung pwedeng magmahal sa akin. Diyan family ko, friends. So ayun, yun yung biggest regret ko, yung sobra ko silang minahal na hindi ako nagtira sa sarili ko. Diba? So, busog na ako. Okay. Isa na lang? Ano dito? Ang seryoso na ang tanong nga. Natuloy ako makapag-joke. Anyway, last question is from Zio, one of my best friend, BFF ko siya. Ito kasi, before, ganda na ito sa akin, may gusto to sa akin. Nagparamdam siya ng paramdam, pero kaulat, wala akong pakailan sa kanya. Kasi nga, wala, basta hindi ko siya gusto as manligaw or as boyfriend ko ganyan. Hanggang sa naging best friend kami, galit na galit to sa akin kasi nga, hindi ko malang daw siya pinansinan. Kasi nung mga panahon na nagpaparamdam siya talaga, hindi ko na siya nare-replyan. Hanggang sa ayun. So, ang tanong niya, bakit kung kailan tayo seryoso sa taong gusto natin, doon tayo natatalo? Lalim!
Nalalim na mga tanungan. So, siguro, kung bakit tayo, kung kailan tayo seryoso na sa isang tao, din tayo laging natatalo. Kasi, sa sugal, diba? Sa sugal, hindi tayo laging panalo, hindi tayo laging talo. Alam natin na kapag sumugal tayo, pwede tayong matalo, and pwede rin tayong manalo, or pwede tayong manalo ng manalo, at pwede tayong matalo ng matalo. So, ganyan din sa pagmamahal. Kasi sumusugal tayo eh. Nagtitake tayo ng risk. Sumusugal tayo na subukan natin. Baka maging successful, or baka mag-work. Pero, pag nandun na tayo sa part na sobrang seryoso na natin, sobrang mahal na natin sila, then boom! Bigla na lang, bakit ganito? Bakit ganyan? Yun yung problema. Isa sa mga problema na pwedeng dumating sa atin. And then, siguro, there is someone or there is something better na para sa inyo or para sa'yo, para sa kanya. Siguro, yun yung sinasabi na pinagtagpo pero hindi tinadhana. Ba't hindi na lang tayo magpasalamat, diba? Kasi, magpasalamat tayo na kahit nasaktan tayo, nakilala natin siya. Kasi yung iba sinasabi, sana hindi ko na lang siya nakilala. Hindi dapat ganun yung mindset natin. Dapat magpasalamat tayo na nakilala natin sila. At least, naramdaman natin yung saya kasama sila. Nasaktan man tayo ng dahil sa kanya, part yun. Charge to experience. So, yun nga. Hindi, sabi ko nga sa inyo, hindi tayo laging panalo, hindi tayo laging talo. So, kung natalo tayo ng ilang beses, hindi tayo dapat mag-give up. Siguro, kaya lagi tayong natatalo kahit na binibigyan na natin yung best natin, or kaya kung bakit tayo talo palagi kapag nandun na tayo sa part na sobrang mahal na natin yung isang tao, kapag sobrang seryoso na tayo, kasi doon talaga inilalabas ng Lord na siguro hindi pa yan yung para sa'yo. Pinasaya kita at sinaktan kita wherein magiging platform mo ito para maging strong ka pa. Inihahanda kita, sinasaktan kita ng paulit-ulit para pag na-meet mo na si the one, yung someone na para sa'yo, handang-handa ka na. Kumbaga, buong-buo ka na, hulmang-hulma ka na. So, yun na lang, yun yung isip ko ah. Yun yung iniisip ko, and yun yung mindset ko ngayon. Na, kaya maraming pain, kaya maraming challenges is inihahanda tayo ng Lord, na inihahanda niya tayo para sa isang revelation, para sa isang blessing na darating para sa atin. So, ayan, tapos ko na yung 9 questions, pero ang dami kong na sagot. Uy, pag-ta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 pag. So, ayan guys, sana nasabot ko na maalos yung mga tanong ninyo. And sana nakatulong naman, parang naging pastor na nakatulong. Sana nga, so, kidding aside, sana natulungan ko kayo. And sana nakatulong ko naman. Yun nga, sana natulungan ko kayo. Sana nasagot ko yung mga tanong ninyo. Meron ako na ibahagi ko yung mga experiences ko. So guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to like, share, and subscribe! Thank you so much for watching! Bye!